Okay, good morning, people. Morning, sir. Yes, sir. Topic natin na yun, GEO number 10 at saka 11. Oh, grabe ah. Very good ah. So, salot on company officials. National agency, officer of Kuyo PNP. Okay. Shortcut, pero it's not that yun ah, no? Pwede na to? Exactly. The main session in one school at night during the time of challenging the challenge of person. On our year, my post to allow no one to pass or loiter without proper authority. Okay, no? Especially at school. Okay, no? Mimulayatan nyo na, no? Oh, the best. Ito yung GEO number 12. Pagkita na siya rin sa akin. Tumisip mo yung salari, ano? Ayos, no? Madali na. Arm. Arm, gaya lang may DBN. DB. Medyo pong polis pa. Ah, yan ang original. Oo, oh, kasi yung chip po may T. Okay, ano ba? Kasama alis lahat. Ayos naman, no? The best, no? So, sa akin lang, challenge. So, sa akin lang, hanggat maaaring manatili yan sa isip at sa puso. At isa nawa, syempre, di ba? Oo, oh, hindi naman po pwede na lagi lang sa isip, no? Lagi lang sa puso, pero wala naman. So, useless din, tama? Oo. Oh, so, yan, no? Nagpapahiwatig sa atin, no? Na yun ang gagawin natin every now and then during the time na mag-duty tayo. And even though na meron tayong lakad sa labas at meron tayong, di ba, nakitang mas head sa atin at alam nating dapat siyang salutuan, pero kung hindi naman, good morning na lang, good afternoon, di ba? Oo, di ba? GEO number 10 to salute all company officials, di ba? Kung hindi available yung dalawang kamay, ano na lang? Greetings na lang, bigay ang bow na lang, di ba? Oo. Tapos, bigyan ng daan, bigyan ng way. Di ba? Sir, dito po. Kaya, tabi ka. Bigyan mo siya ng daan. Parang ROTC ba, nung unang panahon na na-encounter natin nung high school at saka college, di ba? Ganun lang, kasimple. As a sign of respect. Di ba? Tama? Pero sa totoo lang mga kasama, pagka once na nag-drive yung ating mga company official or PNP or ano ba, no? Hindi na rin kailangan saluduan mo. Diba? Sa tingin nyo, kailangan pa ba? Nakalagay nga doon sir eh, when where to salute, when where not to salute. Diba? When and where to salute. Hmm. When where to salute. When and where saan? Kapwede. To salute. Hmm, to salute. No? So yun. So, tansahin nyo din, no? Tansahin nyo din. Tansahin nyo din kung ano yung tamang pagsaluto, kung saan pwede, kung saan area pwede yung sumaluto, at kung saan area, ibig ko sabihin, let's say, sa critical na area, mapangalim yung area, tapos ayaw niya na malaman na siya ay boss, hanggat maaari mo kung saluduan. Tapos yung ano yan? Diba? Kasi, malalaman na boss yun, na baka mamaya, diba? Titirahin yun, hindi kaya kikidnapin, di ba? So, hanggat maaari, yung alam-alamin din natin, no, pagmasdan din natin kung anong meron sa sitwasyon sa area na yun, kung anong sitwasyon meron doon. Pero sa mga offices at saka sa mga establishmento, natural, no? Pero doon sa labas, o mapangalim na area o magiging critical ng buhay niya, wag, no? Wag. Greetings na lang or bow na lang. Di ba? Sign of respect. Kahit sino, mm-hmm. No? Kahit sino. Lalo na pagka nakita natin na medyo may rangko, no? At may katungkulan, no? So, ganun na lang ang gagawin natin, no? When and where not to salot, when and where to salot. Tama? Mm-hmm. Ngayon, number 11, to be specially. To be talaga, to be. Ano ibig sabihin to be? Lalo na. Ha? Sa, ano, especially watchful. So, lalo-lalo na sa pag-gabi, maging mapagmasid ba? To be, no? Kinakailangan. No?
lalo na sa oras ng kapalitan. No? At sabi pa nga, special, no? Diba? Especially. Oo, no? Hindi na kailangan. Hanggat maaari, no? Oo, pagdating lalo sa, sa gabi. Oras ng delikadong oras na, gabi na, eh, alam nyo na. Pero ano nga ginagawa natin? Mano-mano, no? Pingit-pingit. Ginagawa natin yun kasi alam natin, secure yung area natin. Tama, at wala na tayong problema. Naikuta na natin ng ilang beses. Then, hourly na lang tayo nag-iikot. Oras-uras na lang tayo nag-iikot. Dahil base doon sa logbook natin na kailangan oras-uras mag-report ka doon, mag-report ka doon. Tama? Kung hindi mo naman nagagawa, eh, nasa sa'yo yun. Yeah? Kung dadayain mo, nasa sa'yo yun. Konsensya mo na yun. Di ba? Tama? Oo, oh, konsensya mo na yun. Basta hanggat maaari, darating pa ng problema na para sa'yo, tanggapin mo. Deserve mo yun. Kasi, oh, ginawa mo eh. Di ba? Deserve sa'yo yun. Hindi ka pwedeng tumangi, hindi ka pwedeng mag-alibay, hindi ka pwedeng magsisi ng ibang tao. Sisihin mo sarili mo. Dahil, sa'yo rin eh. Oo, may gawa nun eh, hindi naman yung ibang tao eh. Di ba? So, umikot ng naayon sa iyong kalakasan o iyong kakayahan pagdating sa pagbilat ng mata. Di ba? Oo, umikot sa mga ganong ano. Magandang Fernando, sir. Imanin niya sa mga bakanting lote, sir. Sa mga bakanting lote. Yung doon lang ba require yan? Hindi, lalo na sa mga kumpanya. Sa, eh, kasi... Hindi sabihin na may sinasabi to kung saan lang area. Sa lahat. Applicable sa lahat yan. Sa lahat yan. Hindi po pwede kung saan lang. No? Nasa sa'yo naman yun eh, kung talagang gagampanan mo at gagawin mo. It's up to you. Pero since sabi nga natin, okay naman itong area natin, safe and secure naman, so it's up to you. Di ba? Kung iikutan mo ang uwas-uwas ang iyong area at kung magiging alerto ka at vigilant ka sa lahat ng uwas. Tama? At kung yan, aminaw ka lang. Walang magagala. Walang kaupulang dokumento. Oh. Kung tapapa na dyan sa walang tao na sa walang authority. Hindi pwede. Kung walang working permit, hindi pwede. Kung walang gate pass, hindi pwede. Hindi pwede. Kung walang approval, verbal instruction, hindi pwede. Diba? Kung sakasakaling makiusap, no? At ang kukuhanin lang yan, personal na gamit, escortan. Diba? Escortan, pag pumasok sa area natin, then inakbook, and then papirmahin siya. Or di kaya, kung kinakailangan mag-picture taking kayo, mag-picture taking kayo. Evidensya. Diba? Huwag mo ilaglag yung sarili mo. At pati, pamilya mo. Diba? Sa kunting pagkakamali, sa kapabayaan, dami-dami na. Lalo na pagka sasakyan ang pinag-usapan ng kasama. No? Or mga confidential na information galing dito sa kumpanya natin, o yung mga kung ano-ano man. No? Pagka yan ang pinag-uusapan, delikado yun. Pagka sasakyan, mag-isip-isip na kayo kung ano yung dapat nyo gawin. No? Mas delikado yun. No? Pero kung sakasakaling panatag ng loob mo at tiwala ka doon sa tao at totoo naman, make sure na ma-record mo pa din. Mapicturean mo pa din siya. And then, itawag doon sa nag-uuto sa kanya kung sino yung nag-uuto sa kanya. I-confirm. Confirmation. At pukod doon sa nag-uuto sa kanya, i-confirm din natin doon sa taga city personnel. Yun ang pinakadabis na gagawin natin para maging safe tayo. Kung kinakailangan pagtawag mo, pindutin mo agad yung record. Kasi nandiyan naman sa cellphone niya, eh, tama? Meron. Di ba kaya yun? Meron yun. Okay. Ano yung sir? Yeah. Pagka tumatawag ka, tapos pagsasagot siya, pindut niya agad yung record. Para walang tanggi. Eh ito, patlapad mo. Ginagawa ni Ate Mususan yun, ah. Oh. Yan yung conversation natin, sir. Ma'am. At approval yan ni CTSD at nung nag-utos sa kanya. Oh. Tapos pinapapirma ko pa yan sa logbook, kinuha ko pa yung ID niya.
driver's license niya. Tapos pinicturan ko pa yan. Kumpleto ka. Wala kang kawala. Magkaroon ka man ng, problema, konti lang, bahagya lang. Kung pababayahin man sa'yo, eh baka 20% lang. Di ba? May tawad. Kesa yung kapabayaan mo talaga, eh, baka doble pa yung presyo sa'yo. Tama? Oo. No? Kaya make sure, no? Awil tayo dito. Ito yung pinaka-importante sa lahat talaga. Tapos yung geo number, 9. No? Yan yung pinaka-importante talaga. No? Hindi mas sa official, yun niya. Sa kung sino yung pwede natin i-call up well. If in case of challenging. Di ba? Oo. So, nag-aintindihan tayo mga kasama. Kaintindihan tayo? Okay, sige. Thank you.